All right, we are live. Live po tayo ngayon sa Facebook and YouTube. Yeah, share ko lang to. Okay, game. Magandang gabi. Live po tayo ngayon sa Facebook at sa Kerbites Imagery. At live din tayo ngayon sa YouTube sa Kerby Clips. So mag na lang tayo mag na-demo ko lang yung ginagawa kong skin retouching kasi minsan may mga skin retouching technique na yung pag nagmamadali ka yung binablur mo lang, pero ako usually may magamit ako ng mga heal tool o kaya mga frequency separation. Search niyo yun, frequency separation. Teka. Explain ko lang to. Magbukas muna tayo ng isang file. Bale, yung example natin, yung kaninang sa mga ibang stream ko previously, medyo konting blemish lang. Ito si Suzette, pinsan ko to. Kita nyo yung skin niya, medyo maraming yung dito, medyo okay, diba? Pwedeng dito medyo marami siyang ano tawag dito, freckles pa to. Anyway, parang mga siguro peklat siguro to ng tagyawat. So minsan para lang for aesthetic portraits, kinikinis ko siya. So, magbukas tayo ng example yung sa ito, yung thumbnail natin. Yeah. Ito, ayan. So, ito yung example ng yung tinesting ko muna bago ako nag-live. So, kung titignan nyo, ayan, medyo madungis pa yung gawa ko, pero hindi to perfect, pero pag sa malayo mukhang okay naman eh. Pero pag zoom in mo, medyo madungis sa pagkagawa ko, pero yung logic lang naman yung mahalaga. Yung the idea is may texture pa rin siya, tapos medyo madungis pagkagawa ko dito. Sige, try natin gumawa ng bago. Pero the idea is, hindi siya blurred lahat. May texture pa rin. So, balik tayo dun sa ano natin. Sige, i-load na natin. Sa game tayo.
Nanonood ka ba? Okay lang. Nating. Naka-headphones ka pala. So, ayan, medyo matagal lang mag-load. Ayan na, ayan na, ayan na. Yay! So, okay. We are using GIMP, pero I'm sure sa Photoshop may ganito rin naman kayong the same method. Kayo na lang bahala mag-translate sa Photoshop, pero the idea is mag-start tayo sa basic. Ang basic is yung healing tool. Sa Photoshop, hindi ko alam kung patch tool yung tawag dito, pero ang ginagawa lang niya is meron kang similar texture na ipe-paint over mo. Ito yung target texture mo, ito. Tapos ipe-paint over mo dun sa texture na buburahin mo. So, magkamukha na sila. So, mukha siyang nawala, di ba? Since live to, tsagain nyo na lang. Mag-background music na ako kasi boring. Yan. Yung naririnig kong background music, baka hindi nyo rin marinig kasi ayoko mag-play ng copyrighted music sa stream. Baka mamaya magalit si Facebook, sabihin niya, yung Facebook ang copyright. Naririnig nyo ba? Dapat din nyo naririnig. Anyway. Yan, tagalin natin to. Yung mahalaga kasi sa pag-retouch ng mga peklat, dapat hindi nyo gina-generalize na buong mukha agad eh. Yung buong mukha agad yung gagawin nyo. Kung kaya nyo tsagain nyo kasi hindi lahat ng surface magkakamukha eh. Kaya ito medyo maliwanag. Pagdating sa baba, madilim. Iba-iba ang ano niya eh. Iba-iba ang way. Pakita ko sa inyo, ito yung medyo mas malinis na way, although medyo kailangan lang matyaga. Ang problema lang dito, ano, pag marami kang picture tapos lahat yung gagawin mo isa-isa, kapagod. So minsan nag-iisip ako ng isang special photo na talaga yun ang i-edit ko, or ang ipapublish ko lang yung mga na-edit ko na may mga na-retouch ko na ganito. Tapos siguro kung i-request ng pinicturean ko na i-retouch ko yung itong picture na to, baka pwede naman. Ayan. Lakayan natin ito para medyo mag-flatten ko. Hindi. Ayan. So, ang lamang ng ano, itong heal tool is yung texture. Kaya niyang i-replicate. Ang problema, yung kulay hindi. Minsan, ano, kung papansin nyo, kung high definition nyo, ito medyo brown, ito medyo pink na to, ito medyo brown, ulit dark brown. So, hindi na kayang i-replicate yung kulay. Mamaya, doon natin, may ibang paraan para doon. Pero, sa ngayon ito muna. Mga sabi nila, when you have tiyaga, you have nilaga. So kailangan tiyagain niyo lang. When you have tiyaga, you have tinola. Marunong ba kayo magluto ng tinola? Sarap yun eh. Lalo na kung mayroong papaya.
yung papaya na medyo hinog. Ay, hindi mahinog. Medyo green na medyo hinog ng konti. Yung almost yellow na siya. Sarap nun. Juicy. Hindi siya yung parang... Hindi yung green na. Yung green medyo... Ano siya eh. Yung green medyo... Matapang-tapang yung green. Matigas-tigas eh. Oh, di ba? We're almost done. Pero kung titignan mo sa malayo, parang pwede na, di ba? Kung mamadali ka, pwede na yan. Tapos ipapublish mo siya ng 720p na picture. Hindi naman relevant na pag malayo na, hindi mo na makikita yan eh. Pero pag mga ganito, 1080p. Medyo makikita mo yung texture, pero makikita mo din na smooth. Ang mahalaga may texture siya. Kasi pag yung ginagawa ng mga cellphone, yung mga filter, yung binablur nila masyado yung ano, yung tawag ko doon yung nabubura yung mukha. Hindi ako fan ng ganun eh. Nawawala yung texture. So, nagiging manika yung tao. Hindi lang ako. Hindi ako fan. Sige, tingnan natin kung itong meron siyang stretch mark dito. Tingnan natin kung matagal natin. Pansin niyo dito sa baba, dark colored, dito light colored. So kaya ang ginagawa kong pattern is yung katabi. So diba, katabi yan, ganun siya. Para at least medyo similar. Diba? Yan. O, diba? Ayusin natin yung sa ilong niya. Medyo, ito sa ilong medyo mahirap to. May ibang teknik ako para dito. Pero, medyo mahirap kasi ito eh. Kasi nabubura yung texture eh. Yan. Medyo hindi ko tight. Undo. Yan. Yan. Ay, mali. Yan. O, diba? So, tingnan nyo yung face niya. Yan yung after. Ito yung before. Yan. O, diba? Medyo nagawa natin ng paraan yung backlit ng ano mo ito ginagawa ni Suzette? Siguro, ano siya? May ganyan ako sa noo eh. Parang tagyawat yata yun o siguro sa ano sa bulutom. Sino to? Uy, may comment tayo si Idol X. Siyempre, eh, alam mo naman yan. Bedroom boys tayo. Paps. Bedroom boys tayo. Yeah, medyo hirap pag ganun eh. Malakas yung boses. Anyway. Maraming salamat sa mga nanonood. You can comment on the live stream if you have real-time comments or questions. Okay. Sige, balik tayo. So, yan yung ano. Yan yung isang way. Okay. I-save natin siguro to. Ito yung normal na. Ang tawag ito? Yung normal na using yung heal tool or sa patch tool sa Photoshop, okay? Merong tinatawag na ano, frequency separation. Ang ginagawa ng frequency separation, hinihiwalay niya yung color at texture. Kasi texture is only texture is just difference in pixel brightness. Explain ko sa inyo yung color, yun yung ano ba to? Color, explain ko nga, i-ano natin to. Meron ako pang automate ng dito ng ano eh, ng
frequency separation ang tawag kasi sa GIMP ng plugin niya, wavelet decompose. Pero sa Photoshop, di ko alam kung anong tawag sa plugin na yun eh. Ang kagandahan nitong wavelet decompose compared dun sa regular na frequency separation is iba-ibang layers of frequency. So kunyari yung ito yung di ba, ito yung sa side, ito yung mga layer natin, di ba? Itong layer na to, yung residual, yan yung color. Medyo blurred siya, di ba? Kasi mahalaga lang naman yung color. Tapos itong ibang layer na to, scale 1, scale 2, scale 3, scale 4, or kung ilan man yung kinonfigure nyo kanina, yan yung iba't ibang layers ng texture. So, kung i-solve natin isa yan, makukuha nyo to sa Photoshop, either high pass filter yata or grain extract. Sa GIMP, grain extract yung tawag dito. Kukunin mo yung grain. Grain is just the difference in lightness. Kaya kulay gray siya. Example, ito. Yan, lightness lang siya. Tingnan nyo itong mga strand na to. Pag binalik ko siya, yan, diba? Yun yung mga strand eh. Pero may kulay lang to. Ito, siya lang yung mga texture. Ngayon, kaya siya madami kasi iba-ibang layer ng texture yan meron dito. Merong ito yung sa taas, ito yung sobrang fine. Hindi nyo na makikita sa YouTube to or Facebook, pero sobrang, ayun, sobrang fine texture na siya, as in pixel level na siya. Yung kasunod, ayan, medyo mas obvious na texture. Yung kasunod, ito mas bako-bako na talaga. And yung huli talaga, malalaking crater na talaga. Ngayon, ang kahalagahan nun is ma-edit nyo siya ng hiwa-hiwalay. Diba? Example. Paano mag-edit? Pwedeng, pwedeng blur, pwede nyo siyang i-blur, pwede nyo siyang i-paint, basta maging gray lang siya, mawawala na siya. For example, to blur. Pag ito blur ko, pag yan blur ko, medyo mabagal lang eh. And, diba? Ito yung ito siya. So pag binler ko yung malaking frequency niya, medyo nabura siya ng konti. Putang tayo sa kabilang frequency niya. I-blur natin ito, mas nabubura siya. Sa kabilang frequency, ito. Ah, mas nabubura na siya. Diba? So nabura na siya. So anong gagawin niyo ngayon? 'Di ba? I-copy mo yung parang ganun din, i-copy mo yun dito, copy mo dito, parehas din, pero mas kumakain ng oras to sa ganung ganung level ng edit. Mas kumakain siya ng oras kumpara sa kaninang simpleng lang, di ba, yung kaninang simpleng heel tool lang, di ba? Pero kung ang lamang lang ng technique na to is kung kunyari ito, yan, i-blur ko tong lahat, ito lahat ng yan, i-blur ko lahat ng rugged texture. Yan, ito yan, blah. So, kumaga mawawala na yung texture niya. Ayan. So, kung ibabalik ko yung lahat ng layers ulit. Ayan. Mas nabawasan ng konde.
Sige, tapangan pa natin. Mahirap to pag wala kang ano eh. Pag mouse lang yung gamit mo, pag wala kang pen ano, parang tablet pen pointer. Ayan, kung gusto mo heal tool, pwede rin. Ayan. Kumbaga effectively, mabuburahin mo lang yung laman nito. Ayan. Medyo malabo na ba? Ayan. Yan, di ba? So, kung doon tayo sa kabila, doon sa scale 3, ganun din. Oops, sorry. Sa blur lang tayo. Kasi, huwag masyadong drastic. Magiging malabo yung texture. Yan. Medyo na wala, di ba? Ang lamang lang niya is mabilis yung ano. Mabilis yung implementation, pero yung accuracy niya medyo yung accuracy niya medyo hindi ganun ka kaganda pag sa mga tabi-tabi. Ito, gumagamit ako ng heal tool para makopya ko yung iba't ibang ano. Hindi nyo na makikita siguro sa live stream to kasi sobrang fine yung quality. Mahirap naman. Hindi siya na yung mahirap makita sa live stream. Ayun o. Kumbaga kinakopy ko lang yung texture na dun sa baba. Hindi siya magiging perfect kasi hindi mo siya tinutok ng ano eh, ng cut ng one by one. Yan. Oh, mas maganda pa yung kanina, no? Sino yung naiiwan dito? Ah, yung color texture mismo. Teka. May color difference doon tayo sa color layer. Siya pala yung mayroong ano. Siya yung mayroong difference. Iba-blur na lang natin kasi color lang naman ang mahalaga dito eh. Problema sa blur, ang hirap, ang bagal mag-apply ng blur. Kapag nagre-repair ka ng color layer, kailangan alam mo yung kulay na dapat. Kasi pag nagkamali ka, obvious eh. Medyo naging smooth na siya. Kasi yung kulay nito masyado naging ano, medyo nag-bias tayo dun sa color nung sa baba.
Dito papasok yung creativity mo sa ano eh. Sa pagpapaint. Oh. Pangit, medyo may sablay pa. Kuwain dayo. Excuse me. Ayan. So, kung zoom in ko to, makikita nyo may texture pa rin siya. Yan yung texture dun sa top layer, yung medyo magaspang na pixel. At least, kapag naka-zoom in ganito, meron siyang konting, ano, although hindi siya perfect. Pero, the idea, alam naman yung idea ng ini-explain ko na sineseparate natin yung mga layers para hindi siya, para hindi mawala yung, ano, texture. So, syempre, kanya-kanyang skill na lang yan. Kahit ako, hindi naman ako ganun kagaling. Usually naman, pag pinapublish ko ito, mga ganyang kalaki yan, yung mga 1280p. So, hindi na masyadong kalata yung mga texture. At least, hindi siya yung parang naka-blur lang yung, ano, yung skin. So, itong ano, itong dito sa baba, itong dito niya, para itong stretch mark. Anong pwedeng gawin dyan? So, we start na sa color. Parang ganun din. Ayan. Tapos, tayo sa layer ng dito. Hindi ko na sasaluhin yung layer para makita niyo yung effect. Ayan. So, unti-unting nabubura yung dito, di ba? Tapos, iiwan lang natin yung top na scale number 1 doon para at least may konting texture siya. Ayan. Pati dito, pwede natin gawin din dito yan. Ayan. Or isang technique pwede rin i-blur mo yung layer para gumaan yung mga makakapal na texture. Etong ano niya, yung color yan eh. Yan natin, bawasan natin yung kulay dito. Overdo ah, kasi pag in-overdo nyo masisira, medyo syempre masisira yung mukha ganun. Ayan rin, ano yung original. Tagal ah. Ayan, ayan ang before, ito yung after. Versus yung kanina. Ito. Ito yung kanina. Ha? Ito yung ngayon. Mas maganda yung kanina, no? Ito, kasi mas may texture siya. Kaysa yung isa, parang mas generalized yung texture. Pero useful to kapag malalapad yung mga ginagawa nyo. Yung mga tipong, kunyari, buong pisngi. Gusto mo isang texture lang. Ito kasi, kaya ko siya ginawa nung kanina. Kasi meron na siyang texture talaga yung skin niya na may mga, ano, kailangan kong kopyahin. Pero kung alam mo naman yung texture mo is parang
smooth na smooth, ine-expect mo na. So pwede naman doon sa kabila na talagang smooth na lang na ganito. Pero may konting bahid pa ng texture. Tapos pag ni-resize mo na yan, hindi na mahalata yan. Yan, ganyan. No? Yan, yan lang. Salamat nga pala sa mga nanonood. Kasi dyan akong bedroom voice. Kasi nasa bedroom. So, yung mga nanonood sa YouTube, thank you. Nanonood sa Facebook, thank you. Marami pang mga way eh, na pang, ano, pang retouch ng skin. Ito yung, ano, isa sa mga paraan. Yung isang paraan, ginagawa ko minsan, kunyari kunyari gusto kong iba yung kulay or gusto ko pantay yung kulay ng skin niya. Kaya pa ba? So, kunyari i-burahin ko na itong isa. Sinubusan ako ng memory. Ayan. So, atin ang bagong layer. Save ko nga muna. Ay, baka mawala eh. Ayan. Tapos, i-restart natin. Kasi naubusan ako ng memory. Ang laki kasi ng file eh. Ano ba kalaki to? Malaki tong image. Oh, 4,800 by 3,600. Malaki siya. Ano tayo galing sa RAW? So, kunyari, isang technique na ginagawa ko. Kunyari, ganito. Mamimili ako ng skin tone. Ito. Kunyari, gusto ko ganyan. Siguro. Kunyari lang ah. Ayan. Tapos, kulaya ko itong ganyan. Sa isang bagong layer, gawa ng layer mask. Ayan, di ba? Tapos, magano tayo, mag, i-paint natin, no? Paint tayo. Ayan, ganyan. Diba? Pero hindi pa tapos yan. Ano lang to? Sample lang to. Ayan. I-layer, ano pa? I-layer mode natin, LSH color. Ayan. So, nalagay ba siya? Kunyari, gusto ko iba yung kulay ng ano niya, skin niya. Ayan, paint natin ng ano, ng mask. Ayan. Tapos, bawas na lang ng ano, ng intensity, ganun. Diba? So, kung gusto ko ng, for example, meron akong hinahanap na kulay, ilalapat ko ng ganyan para pantay yung color ng skin niya. Kaya pag wala to, iba-iba yung shade ng brown dito, dito light, pero pag dito, pantay-pantay na yung kulay. Pero ano yun na, taste nyo na yun, tsaka, taste nyo na lang yun kung ano yung, kung, kunyari meron siyang balat na weird yung kulay na gusto mong i-replace. Yeah, pwede kayo mag-mask ng ibang kulay. Yeah, isa sa mga technique. Okay, yung lipstick color niya, pwede mo rin palitan to eh. Pero ito yung palitan ng kulay yan. Pero ano lang yan, for emergency purposes lang yan, or lalo na sa mga minsan ginagawa ko yan sa ano, sa mga cosplay, kasi minsan
pag sa mga cosplay, yung ano ko, ako lang to ah. Pag sa mga cosplay, yung mga damit nila minsan hindi saktong-sakto dun sa character. So minsan ini-edit ko ng konti, konting-konti lang para lang ma lumabas lang yung tamang ano, tamang shade ng kulay. Buhok, kanan. Well, konti lang. Enough lang to resemble. Pero kung maganda naman yung prepare ng costume, okay na, di ba? So, yeah, that's one way. Ayan. So, ayan. Sige. Ito na lang muna ang ating live stream. Maraming salamat sa mga nanonood. Punta lang kayo sa facebook.com/kerbytesimagery. Ito yung Facebook page. Yan. Kerbytes Imagery. Tapos, yung YouTube ko is youtube.com/kerbycurbyclips. Yan, si Kirby Clips. Yan, naka-live tayo ngayon, no? So, naka-simultaneous live to. So, maraming salamat sa mga nanonood. Sa susunod nating pagkikita, alam. Hingga na yun. Paano ka bumalik? Paano bumalik sa dashboard ng ano? Paano bumalik sa dashboard ng Facebook? Ng live? Ito ba yun? Dito. Hmm.